your Queen Bee, Queen Basketballera. At ako naman po ang inyong cool na kolumnista, Ramil Cruz. Narito po tayo para sa isa na namang edisyon ng mas pinasaya at mas pinagandang Sport Talakan! Bagong lahat mga kabante, follow kami sa aming Facebook, Abante News Online, Twitter, Abante News, Instagram, Abante_TNT, at mag-subscribe sa aming official YouTube account, Abante. Ngayon naman, punta tayo kay Best Ramil para sa recap ng mga games. Ngayon, punta po tayo sa mga nagdaang kaganapan itong nakaraang linggo. Sa Game 6 ng PBA Finals, Governor's Cup ng Alaska at Magnolia noong December 19, naiuwi na ng hotshots ang kampiyonato. Niligwak ang Aces sa score na 100-86. Naging maagang pamasko ito para sa hotshots dahil hindi na umabot sa Game 7 ang kanilang serye. Namuno si Romeo Travis para sa hotshots na may kinamad ng 32 points, 17 rebounds, 6 at 6 assists. Hindi naman nagpahuli si Ian Sanggalang na nagambag ng 16 points. Pero ang itinanghal na Finals MVP ay si Mark Barroca. Pangalawang beses na niya ito sa kanyang karir matapos unang manalo ng Finals MVP rin noong 2013-2014 Philippine Cup, ang taon na naka-Grand Slam ang kanyang koponan na kilala pa noong San Mig Coffee. Nag-average si Barroca sa 6-game finals ng 11 points, 3.2 rebounds, at 1.0 steals per game. Dako naman tayo sa katatapos ding Philippine Super Liga o 6PSL Conference 2018 noong nakaraang Webes. Tinapos na lang Petron Blaze ang kanilang serye kontra F2 Logistics Cargo Movers. Winales ang tatlong sets upang maiwi ang kampiyonato sa kanilang do or die game 3. Nanguna si Isa Manso-Pontillas para sa Spikers na kumamada ng 13 points. Habang may 11 points si Bernadette Pons at si Skipper Francis Molina ay nakapagtala ng 9 points at 22 digs sa kanilang panalo. Ngayon punta po naman tayo sa ating Tweet of the Week. Nagbuhat po ito sa lumalabas ng suki ng Abante Sport Talakan na si Charles Chu. Hinggil po ito sa posibilidad na paglipat ni Stanley Pringle ng Northport para sa San Miguel Beer sa lalong madaling panahon sa PBA sa susunod na taon. Narito po ang kanyang tweet. Imagine if SMB get Stanley Pringle. May bigla po ang tweet na ito dahil sinasabi niya na palipat na naman si Stanley Pringle. Ay samantalang napaka all-star cast na yung SMB. Star-studded na sa lahat ng posisyon kung lilipat pa rin si Stanley dahil nandiyan na sina Arwin Santos, sina Chris Ross, si Junmar Pajardo. Tapos yung kalilipat nga lang bago na galing sa Talk and TNT katropa na si Terence Romeo. Ngayon, isa na namang napakalaking pangalan ang lilipat. Bes, anong masasabi mo sa tweet na ito? Paboro ka ba? O anong komento mo, Bes Sara? Ako, Bes, tama ka dyan sa sinabi mo na masyado ng maraming magagaling na player sa San Miguel at magaling din naman si Stanley. So, paubayan na natin si Stanley sa Northport at hayaan na natin na yun na lang yung players ng San Miguel kasi eto, dumagdag si Romeo, bumalik si Tubid at may guard na naman si Zamar. So, dagdagan mo pa na isang guard. Paano na yung mga veteran guards ng San Miguel? Mukhang ang hirap na balasahin, Bes, eh. Ano sa tingin mo? Sinasang-ayuran kita, Bes, pero sa usaping negosyo tayo, syempre, kung sino yung boss, siya yung may gusto, anong gusto niyang gawin sa team niya, siya ang masusunod. Since na ang pagkakaalam ko, open secret, book na rin naman yung Northport nga ay pag-aari ni Congressman Mikey Romero. Pero ang balita ko, majority o 55% ng stock nito ay kontrolado na rin ng San Miguel Corporation o ni RSA, Ramon S. Ang. Kaya siguro, wala kang magagawa. Ako, paboro na rin akong lumipat ron kung ano yung gusto nila. Sige, basta paboro dyan ako, Bes, kung ano, gusto ng may-ari. Di, sige, pagbigyan. Siyambos, eh. Tignan na natin, Bes, kung ano yung magiging desisyon ng pamunuan ng San Miguel. At tignan din natin kung ano yung reactions ng fans ng San Miguel sa magiging desisyon. Kung pupunta ba si Stanley or steady lang si Stanley sa Northport. So mga kabante, tutok lang kayo. Dahil sa aming pagbabalik, makasama na natin ng ating guest. Mga
Kabante, nagbabalik na po tayo. At ngayon, kasama natin ang greatest squashers of all time. Andito po si Ms. Jemica Arribado at si Robert Garcia. Ayan, hello po. Hello. Merry Christmas po. Maraming salamat po at kahit Pasko, sinamahan niyo kami ngayong araw na to. Merry Christmas na po sa inyo. Nakarami na po ba kayo ng napa-aginalduhan o kayo yung nag-aginaldo? Actually, wala po. Kaya pa lang yung mamas ko. Mamas ko sana ako. Mano po. Mali ba? Ayan. Ano na? Bulong ka. Ayan. Of all sports, bakit po squash? And ako rin po kasi personally, to be honest, hindi po ako ganun ka familiar sa squash. Ano po ba yung squash? Paano po ba laruin yung squash? Mm-hmm. Sa akin po kasi yung father ko po ano eh, tennis trainer. Doon po sa club na pinaglalaro niya, may squash po. Meron po silang summer clinic. Every summer po yun. So, since 5 pa lang po, nag-squash na ako. And yun nga po, na-try ko na po badminton and tennis. And squash po kasi, unique po siya eh. Unique po siya. So, yun po yung reason kung bakit squash po yung napinig. Tagal mo yung naglalaro. Kasi po, 25. Yung tito ko din po, national din po siya ng squash before. Ah. So, parang yun po yung nag-push din sa akin na squash yung piliin. Squash yung piliin. Mm-hmm. Ikaw, Robert, bakit sa akin po, parang nung una, may summer clinic kasi kami yearly. So, pinapipili nila ako. O, sali kang ng sports summer clinic sa squash. Tapos meron doon badminton eh, kasi gusto kong laro eh. So sabi ko, lalaro. O sige, ito badminton. Ito try ko. Tapos yun pala, squash yung inaan nila. So tinry ko yung squash, naglaro ako. Nag-enjoy ako, automatic na hanggang dire-diretso na ako noon. Oh, sabi sa akin ng coach, Lika, hawakan kita, i-handle na kita. Tapos dapat dire-diretso ka kasi nakita ko yung potential mo. Sabi niya sa akin. Tapos after a year, pinaglaro na nila ako ng Japan Junior Open. Agad? Agad. So, actually, nung mga first year, ayaw pa akong payagan maglaro nung parents ko eh. Tapos, hanggang nung sinabi ko na lang, ma, pupunta na ano, gusto nila ako paglaro sa Japan. Baka pwede, ano, oh sige, pwede ka pala mag-abroad dyan. Oh sige, ano, go ka na. Eh, tapos may allowance na rin ako that time na 2,000 pesos. Ayan. So, hanggang, talaga na yun, na in love na kami sa squash sa that squash. Time. Ayun. Explain mo naman sa akin kung ano yung squash, kung paano yung squash, para ma-in love din ako sa squash. yung squash, nilalaro siya para siya sa parang isang malaking cubicle. Para siya dating pilota o hi-halay kung i-ano natin siya. Sa TV, alam ko may pinapalabas na ganyan dati. Hi-halay. Madalas po sa mga Korean movie, may kita niyo po. Malas space squash sa Korea eh. Ayun po. Tapos sa amin kasi, raketa ginagamit. Parang mas maliit sa tennis. Para medium size, tennis at ano, badminton. So, yung sa amin, nilalaro sa pader, parang typical na sports na tennis at saka badminton. Pag pinalo mo, kailangan habulin nung kalaban mo. Alternate. Pero nilalaro sa isang indoor, sa loob ng parang rectangle na court. So yung kalaban mo, side to side kayo? Hindi po, kahit saan. Kumbaga yung ito pong buong kwarto, isang malaking kwarto. Pag kaininaan ko, pwede ko inaan yung bola, pwede kong lakasan. Dapat mahabol mo. So papahirapan kita, patatakpuin kahit saan corner ng court. Pwede. Okay. So, mas mahirap pala to kaysa sa tennis at badminton. Actually, healthiest sports po siya in the world eh. Ah, talaga? Opo. Pwede nyo pong i-search sa Google. May trivia tayo galing kay Micah. So, Ate Micah, bakit siya yung greatest, healthiest sport? kasi po, for me po, based on as a squash player po, parang all movement andun po. Malakas po sa cardio and not just physically po, pati mentality. Sobrang macha-challenge ka po eh. Kasi yung mga shots or yung mga bagay po na movement na ginagawa nyo habang naglalaro. Siyempre po, kailangan po yung consistency kung hanggang kailan nyo po kayang gawin nyo. And yung mga rally po, 1 point pa lang po, ang hahaba na po. So, especially sa mga professional player po, especially sa men's, halos 2 hours po yung game nila. Ano ba yung scoring? Paano yung scoring yan? Race to... Every, ano 11 po. And every mistake rally points. Rally point. Tapos para sa isang set, umaabot yan ng ilang minutes? Sa mga
30 minutes, gano'n? 20 to 30 minutes, depende sa match. Pero pinakamaikli match mo, 30. Kaya po sobrang, 30. Pa yun. Pinakamaikli. Sobrang healthy niya po kasi po talagang... Tsaka base yun sa... Base po yun sa ano, Forbes magazine. Na world healthiest ano. May source kayong matindi ah. So kayong dalawa, ilang taon na po ba kayo naglalaro ng squash professionally? Professional? 3 years? 2 years? Ako po, nag-start po ako 2016 eh. Pero as a national, ano po ako, 13 years old. 13 ka po? Tagal na. So 12 years kasi 25 ka so... Hindi po, bali nag-stop po ako ng... Kailan nawala yung nangyari? 20, parang na disband kasi kami bago po mag-end nung ano nawala po and then 20 bumalik po ako ng 2014 pero nung time na wala po ako noon nawala po yung squash po namin nag-stop and then nagka-baby din po ako so bumalik po ako ng 2014 Ang galing. So, ang healthy-healthy nung ano mo, sports mo talaga, may opo, baby ka na tapos sobrang physical nung ano mo. So, ikaw po, ilang years na? Ako, parang nasa 15 years na. Tagal na din. So, nag-start ako 12 din. Tapos ngayon, yun, sobrang thankful kami dahil gumagawa kami ng history. So, na hindi nagawa ng previous association namin. So, ngayon, first time magkaroon ng professional player kami nga tapos first time kami nakasali sa mga Australian tour world tour sa first time din nagka silver and gold sa Southeast Asian Games yun. So ayun na nga po napag-uusapan natin yan yung mga history na ginawa niyo yung mga achievements niyo ano ba yung mga para sa tingin niyo yung biggest win niyo sa career niyo sa squash? Yung talunin namin yung Malaysia. Yung Malaysia. Powerhouse ng... Sa squash. Dahil parang the whole time na nag-start yung SEA Games, sila na yung gold eh. Sa team event eh. So, na-manage ko na talunin yung number one nila that time. Tapos sumunod talunin naman nung sumunod sa akin, pangalawang player. So, that's team event. So, sobrang nag-boom yung ano namin. Pare-parehas. Doon napakasaya namin at lahat. Kumbaga, nagmarka na kayo sa mapa ng squash eh. Natalo niya yung powerhouse. So, kung kayo, kung hindi squash, ano ba yung tingin yung sports na papasukan nyo? Kung ako po, siguro racket sports pa rin eh. Ganun pa rin din kasi, niya. Ano eh, matalas ako. Ako po, tennis. Kasi nag-training din po ako ng tennis kasama yung sister ko po eh. And yung father ko po yung mismo nagtuturo sa amin. And then ayun, nung nakita po ulit yung squash, na-fall po si squash. Kasi bago rin kami maglaro, talagang hindi namin alam kung ano yung squash. Tapos pagkapasok mo ng loob ng court, papapaluin ka lang nila. Parang ang sarap sa feeling na may gantong sports pala. So, na-try na, hanggang nag-training na kami, dire-diretso na yun. Tapos ngayon, ito na. Ano ba yung mga iba't ibang liga or competitions na nasalihan nyo, nationals and international? Meron kaming yung PSA World Tour nga. Meron kaming Asian Games, SEA Games, Southeast SEA Cup, World Championship din. Tapos madalas yung professional tour dahil tuwing kailan lang SEA Games, tuwing kailan lang Asian Games So, ang nagiging problema lang namin ngayon dahil wala kaming public courts. Tapos, kaya kukunti lang din yung napuproduce na player namin dahil hirap kami magano dahil nagre-renta kami sa Manila Polo Club eh. So, hindi pwede pumasok basta-basta yung mga batang gusto namin turuan at lahat. Tama. So, yun yung nagiging problema sa amin. Tapos, yung mga kalaban namin, bawat cities may mga players sila. So, dadayo lang sila sa ibang cities. Marami na silang mga sparring kami. Core players, elite players natin, ano lang, 6 lang kami. So, kami lang nagbabakbakan araw-araw. Tapos, pagdating namin abroad, sila naman yung babakbakan namin. Ang problema, kulang kami sa exposure o sa training partners. Sila marami, pero tinatalo pa rin namin sila. Mas may ano kayo, kumbaga, gigil, puso, determination. Nandun din talaga yung skill. So, ilang bansa na ba yung napuntahan mo ikaw personally? Dahil dyan sa squash? Hindi ko na po mabilang. Madami na, maraming. Pero yung pinakamalayo ko, yung Australia at New Zealand.
Tapos nandiyan na yung maya-maya, Singapore, Malaysia, Hong Kong. So sa Asia Thailand, talagang... Asia yung pinakamarami kasi mas mura eh. Mas mura. Akala ko dahil dun mas maingay yung squash. Eh yung squash, mas, actually mas masarap maglaro bandang Europe, bandang US dahil mas mahihina yung players nila dun. Kumpara dito sa Asia, Asia medyo... Sa Asia mas ano talaga. Mas malakas eh. Mas malakas. Oh. Ikaw, Micah, ilang bansa na yung napuntahan mo dahil sa squash? 11. Sabi lang. Meron po kasi ako yung ano scratch ano map. Iga-scratch mo po pagka napuntahan nyo na po. So, tsaka travel goals po okay. Kaya ganun po eh. Gayahin mo yun. Meron po, meron po. Goals, pero actually, diba? Gift lang po sa akin yun eh. Pero at least naka-11 ka na. Ilang bansa ba meron sa buong mundo? madami pa pong gustong puntahan. Pero ikaw kasi yung, di ba? Ikaw yung Philippine greatest female squasher of all time, di ba? Opo. Sa tingin mo, bakit mo deserve yung title na greatest squasher? Kasi yun pa lang po sa pagiging PSA po. Yun na po yung ano dream ko since bata pa lang po ko and finally na-achieve ko na po ng 2016 and then after po nun nagkasunod-sunod na po nanalo na nagkaroon po ako ng this year PSA title. So parang since po nung nagkaroon kami ng bagong sets of board, especially yung president po namin si Robert Bachman. Mm-hmm. Parang dun po nag-start na parang gumanda po ng gumanda yung year po namin. Ako po, napifeel ko yun kasi last nung nag-join po ako ng SEA Games, ako first time po ako nagkaroon ng bronze, single, another history po. Parang puro, since nung dumating po siya, parang ang dami pong nangyaring history sa squash. First pong medal sa SEA Games babae, sa akin po nang galing, and then sa boys. And then sumunod ngayon, may professional player na po. Mm-mm. And then may PSA title na po ako. And then after po nun, meron na po, naging po akong PSA player of the month, which is yung mga dream list ko po, sobrang na-achieve ko po. Unti-unti mo na siyang nakukuha opo, at mas opo, marami opo. Pa. Kaya po sobrang feel blessed po talaga ako. So ayun nga, usapang professionals na tayo. Next year, sa atin ang Asian Games. Diba? Ang SEA Games pala. SEA Games. At syempre, lalaro ulit kayo doon. Opo. Sa tingin nyo, ano yung magiging placing ng team nyo sa 2019? Target namin kunin lahat ng gold. Opo. Meron kaming 6 events. Plano namin lahat gold. Lahat kunin. Yeah. So actually, excited nga po eh. Excited po na, I mean, alam mo po, syempre pag nagta-travel po, naglalaro po kami out of the country, syempre, wala po yung family namin doon, kami lang, or relatives, or ano. Eh, dito po, parang sobrang nakaka-proud po na maglalaro kami sa harap po. Madami pong Pilipino yun makakakita, especially yung family and friends po namin. So, iba yung motivation na makukuha nyo dahil sa Philippines na gawin. So, individually, ano yung preparations na ginagawa nyo para sa SEA Games? Malapit na rin. Sa, meron po kaming, ano po eh, hindi pa po lang po napapinalize, pero starting po next year po, yung mga plan po about foreign coach and training abroad. So, hindi pa lang po siya na papinalize po, pero yun po yung mga option po namin para preparation for the SEA Games po. Doon kami nakafocus sa training abroad. Mm-mm. Kasi yun yung pinaka at the same time, namin. Professional tournament po. Oo, yung masalihan yun. Sa tingin nyo ba, ano pa yung kailangan gawin ng PSA para mas umangat pa yung sports na squash? Actually, sobra-sobra na yung nagawa sa amin ni Boss eh. Tsaka ng Philippine Squash Academy. Parang hindi na namin alam kung ano pa yung kailangan namin hingin eh. Kasi nandito na lahat eh. Compare sa dati namin na halos once lang kami umaalis sa... once a year lang kami umaalis kada laban. Tapos magme-medal ka, sasabihin nila na sir, nagtitraining kami araw-araw, papapagod kami, tapos wala kaming laro abroad. Uh-oh. Eh, bakit ko kayo papadala? Hindi naman kayo magme-medal. madalas na narinig namin dati. So, sobrang sakit para sa amin. Oo, so, totoo. Paano ko gaganahan mag-training kung ganyan sila mag-isip? Parang negative agad. Ngayon, so, halos 10 times a year kami naglalaro abroad. Yun sobra na. Tapos
At pasalamat din na nabibigay namin yung although hindi pa ganun kasapat yung nabibigay namin para kay boss o para sa bayan. Mm-hmm. Kasi nung huling tatlong laban ko, puro finalist ako, puro silver, mm-hmm. tapos bronze, tapos yung Michael, ganun din. So mm-hmm. madalas kami nasa finals yun, no? Nasa semifinals mm-hmm. ng bawat tournament. Ay, bumubulok. Ano yung naman? Tapos siya. First time nagka-title. This year po kasi ano? Nagka-PSA title ako. PSA title. Mm-hmm. So, parang yun po yung biggest ano ko. Ako muntik lang kasi. Siya nag-final siya. Pero, di ba nga po, one at a time. Oh, so, okay. So, umbaga ako, nung unang sali ko naman po 2016, puro lang po ako hanggang qualifying. Opo. Oh, po. Mm-hmm. Hanggang sa po, pasok na po ako ng main. Mm-hmm. Then, years semi. Na mo, ano? Then, ngayon, mm-hmm. For ano lang po ah, 2 years lang oo po. Oo nga, ang bilis eh yung iba po, yung mga, nyo. Kung titignan mo po yung mga background ng mga PSA player po ngayon, since junior pa lang po, kasali na po sila eh. Mm, kasali na sila sa ano, so, kami ngayon pa lang, parang late bloomer. Opo, pero yung achievements nyo, agad. Opo, agad. Kasi ibang klase kayo mag-train, yung skills nyo nandiyan na, yung heart nyo para sa squash talagang iba. So ito, if ever na matapos na yung career niyo sa squash, plano niyo ba na mag-coach or magtayo kayo ng academy para magturo ng squash? Ako yun yung plano ko, mag-coach dito. Ayokong kahit na malaking malaking rate pagdating sa abroad. Mm-hmm. Let's say may mga 100,000 mm-hmm. Monthly. Tapos dito, kuha ka ng mga 30, 40. Sa akin, dito na lang ako mag-stay. As long as nandito ako sa pamilya ko, nakikita ko sila mga kaibigan ko, mm-mm. mga relatives ko. Tapos gagawa na ako ng extra. Para at least mas umano ka. Diba? At least kasama mo sila habang nag-enjoy sa buhay mo. Yung passion mo, ginagawa passion mo pa rin. Tapos para rin makatulong sa para maibalik ko rin yung ginawa ng PSC at Philippine Squash Academy sa akin. Mm-mm. May babalik ko sa kanila. Tama. Ikaw, Maika? Ako po same din po. Gusto ko din po mag-coach. Mm-mm. And yung gusto ko rin po yung mag-manage ng sports facility. Yung mga ganun po. Ah. If hindi, kung ano, mm-mm. if ever po na hindi ako mag-coach. So, yun po yung mga option ko. Yun sa squash pa din po. So, di ba may anak ka na? Ikaw ba? Gusto mo bang makita siya as a professional squasher din? Siyempre, magiging happy po ako kapag nag-squash din po mm-hmm. siya. Pero, siyempre po, I mean, kung mm-hmm. depende po kung anong gusto niya. Mm-hmm. Support opo. Lang si Mami. Opo. Pero ayun nga, yung perks nyo sa pagiging squasher is nakakapag-travel kayo sa iba't ibang mm-hmm. countries, di ba? Pero yung usapang kitaan, malaki rin ba? Sakto lang na na-enjoy namin yung sarili namin, mm-hmm. na nabubuhay namin yung pamilya namin at lahat. Mm. Mm. Gano'ng kasakto yung sakto? Pasko ngayon yung mga inaanak lagi nyo. Lagyan mo sobra sa sakto. Naku yung mga inaanak nyo nanonood. Ganyan ko lang ha. Actually, wala ako. Hindi ako uwi sa bahay. So. Dahil sa inaanak niya. Dahil sa inaanak niya. Wala kayong kakabutan. Ako wala naman po ako masyado eh. Wala naman ako po marami. Ako masyado. Kaya inaantay na nila ako sa bahay. Eh. Kaya sakto nandito kayo ngayon. Pero yung kitaan, okay naman. Sa so, ano, ang masabi ko po squash, hindi po yan ano eh. Hindi po siya one of the ano rich sports eh. So, hindi po yan katulad ng tennis or mm-hmm. badminton, volleyball na malaki yung kinikita. Uh-oh. Pero like nga po yung unang tanong niya sa amin about squash, uh-oh. Yun nga po yung na-fall in love ka. In yung passion, talagang kasi. Nagustuhan mo po siya kaya although hindi po malaki yung kinikita mo, go pa din. Actually, minsan stay po, kami na rin po ang gumagawa ng way para makapag-training kami or magkaroon ng exposure. Mm-mm. Mga ganun po. Opo. Pero anong mas malaking kita? Pag naglaro kayo abroad or yung galing sa association niya? Meron kami monthly allowances sa PSC. Tapos may allowance din kami pag pumunta kami abroad. Mm-mm. So, tapos pagka nanalo ka, syempre, incentives. Oo, may bonus lalo pagka kayo. Asian Games. Nga po, opo. Mas malaki po yung kinikita pagka nagko-compete po kami or nagtatang. Kasi, apo, yung minsan po, sobra po yung mga per diem, yung mga ganun, yung sobra. Or pag nanalo ka po, yung mga incentive na nakuha. Mm-hmm. Ganun po. Like SEA Games, Asian Games. So, ano yung pinakamalaking incentive or bonus na nakuha nyo? Bilang lagi kayong nananalo sa squash. Amount talaga. Pwede ba? Total, naalala mo naman. Hindi ko po naaalala yung saktong amount. Pero nung last SEA Games po, na nag
5, depende po din po kasi to kung ilang event yung nalaro. At like, ilang medal. Okay. Like po ako, 5 event yung nilaruan ko. And lahat po yun nakuhaan ko po ng medal. Isang silver, apat na bronze. So, umabot po ako ng ano eh, mga 300, mga ganun po. Grabe, kinilamutan ako. Oy, mga nina. Sama-sama nina. Tapos na po yun nung nakaraang ano, SEA Games pa yun, ubus na. Ako naman, ako naman isang limang events din tapos pero apat na medal, so 1 silver, 3 bronzes din. So ang dami niyo lang naipundar dahil sa paglalaro ng squash, no? Siguro ang dami niyo nang sasakyan, condo, ganyan. Hindi pa. Diba? Ano lang naman po, kasi yung SEA Games naman po kasi every 2 years na naman po eh. So kapag, ayun nga po, kumita ka ng ganung pera, mas maganda po talaga na i-save mo para for in case of emergency, yung mga pwede pong... Since may baby ka na din, para sa pag-aaral ni baby. So, ito, 2019 SEA Games. So, doble or triple ba nung kinita nyo? Yung gigitain nyo ngayon siguro kasi mas marami na kayong makukuha. Sana po. Kaya. Hoping sana. Po. Hoping. Kaya, gold na yan, di ba? Ayun, bilang ano nga, as a professional players ng squash, ano po ba yung gusto nyong ma-achieve para sa inyo personally and para sa squash? Then sa Philippines. Siguro po ako para sa akin po as gusto ko pa pong ano maglaro ng more professional tournament. Mm-hmm. Mga ganun po. And gusto ko pa pong mas tumaas yung ranking ko. So ngayon po, nung pumasok po yung 2018 year, nag 87 in the world po ako. And ngayon this month of December, nag-update po sila. Nag-79 na po. Yes. Ang laki nung inangat mo! Galing! Congratulations! So, parang early, parang magandang ganda po talaga na gift for Christmas. Di ba po? Oo nga, sobra. So, ayun po. Ang gusto ko po pong ma-achieve is, sana po, next time, mas tumas pa po yung ranking ko. And then, para naman po sa amin, sa buong team, sa family, sa squash family ko, po namin. Sana po, ayun po, mas mabigyan pa po kami ng chance magkaroon ng mga sponsor or tulong from the government. Mm-mm. Tulungan po kami na mas ma-expose pa po yung squash, yung mas squash. Mahalala. Mm-mm. Ayun po. Ikaw, Robert. Ano po yun? Ikaw ha? Hindi ko nakikinig. Pwede mo pa ulit. Ikaw, ano pa yung gusto mo ma-achieve as a professional squasher? Parang syempre, as professional, parang bago kang magretiro, kung ano yung pinaka highest ranking na makukuha mo. Mm-mm. So the more sali ka na sali ng tournaments, the more na makakuha ka ng points. Mm. Then the more na nanalo ka, the more na mas tumataas yung points. Mm-mm. So sa akin ang target ko bago ako mag-retire, siguro at least 40 in the world. Mm-mm. Lowest 40. Yun ha, sabi mo yan. Kasi yun yung ano eh. Actually, kung sabi nga karamihan ng sabi sa amin, kung nag-start kami ng maaga, layo na lang. Let's say, 10 years ago, nag-professional na kami, baka nasa top 10 na kami ng world. Oo, eh. So yun yung madalas namin narinig, every time may pumapasyal na coach at lahat. Tapos syempre, may anak na rin ako, 9-year-old. So, nag-start na rin siya, pero halos once a week lang. Naglalaro. So may papasahan na kayo ng ano yun, ng skills nyo, no? So ayan, so since nandito na rin kayo, baka may gusto kayong pasalamatan, batiin, or i-promote. Ito na yung chance nyo. Ako po, sa katulad po ng palagi kong mga na-achieve ko, ang palagi ko pong pinasasalamatan is yung squash family ko. Squash family, yung mga teammates ko, coaches, and ang PSA board member namin, especially our president Robert Bachman, Merry Christmas po. And yung sa family ko po, especially sa baby ko po, Aliyah. Pagka napanood mo to in the future. Merry Christmas. And sa mga close friends ko po, and sa mga friends, relatives ko po, lahat po na sumusuporta sa lahat ng bawat game ko on and off the court. Ayun po, Merry Christmas po at maraming salamat po sa suporta. Yun lang po. Ikaw, Robert, baka may gusto kang pasalamatan. Ayun po. Kung ano po yung sinabi ni Micah, yun na rin. Same na lang. Thankful ako at na marami sumusuporta sa amin. Siyempre, sa bawat laban naman, yung mga teammates ko nandyan, coaches, tapos sa PSA board. Hindi kami mananalo kung wala sila. Mm-hmm. Parang kung wala yung suporta nyo, wala rin kami kung nasa kami ngayon.
So maraming salamat lalo sa presidente namin na nagbago ng buhay namin. Wala na kaming maiiling pa. As long as nandiyan siya, tapos sa family and friends, sa COC family, sa Corolla Owners Club, no, binabati ko kayo dyan. Tapos sa text nyo na ako kung sino pa. And again, maraming salamat and Merry Christmas sa inyong dalawa. And sana sa 2019, talagang ma-achieve nyo yung goal nyo na gold yung may uwi ng Philippines. Yes. Kaya yan, kayo yung mga greatest squashers ng Philippines. Eh. So laban lang. And thank you again. Merry Christmas and Happy New Year na din sa inyong dalawa. Thank you ganun po. Ganun na rin thank sa akin. Ayan, mga kabante, tutok naman po kayo. At sa aming pagbabalik, Hula Hoops naman po at Athlete of the Week. Nagbabalik tayo mga kabante para sa ating Hula Hoops. At ang title ng Hula Hoops ngayon ay Magic. Sino ano itong organisasyon na tila magaling mag-magic dahil sa matagal nang natapos ang isang malaking torneo, ngunit ang mga atleta ay nagtatanong pa rin kung may matatanggap ba silang allowance mula sa malaking asosasyon. At sa mga atleta, malaking tulong sana kung makanilang matatanggap ang dapat na insentibo mula sa sakripisyo at paghihirap nila para magkwalipika sa nasabing torneo. Ang kanilang allowance nga ay na-magic na dahil hindi na ito binigay ng opisyales sa isang organisasyon. So hula time na mga kabante, ang ating tanong ngayon, saan o kanino nga ba napunta ang allowance ng mga atleta? Isip-isip mga kabante, ngayon naman dako tayo sa aking best meal para sa Athlete of the Week. Salamat best, punta naman po tayo sa ating Athlete of the Week. Napili po ng ang sport talakan si Andy Mark Baroka. Siya po ay 32 years old. Ipinanganak noong April 25, 1986. May taas po siyang 5'10". Magnolia Hot Shots point guard po siya sa PBA. Naging 6 na beses na po siyang PBA All-Star, PBA Mythical First Team noong 2014, PBA Order of Merit noong ding taong iyon, at naging PBA Obstacle Challenge Champion noong ding 2014. Nakaka-6 na po siyang PBA Championship na kinabibilangan ng 2012 Commissioner's Cup, 2013 Governor's Cup, 2013-2014 Philippine Cup, 2014 Commissioner's Cup, 2014 Governor's Cup, at 2018 Governor's Cup. Sa kabuuan iyon ay 2 beses naman siyang nanalo ng Finals MVP. Ito pong katatapos na 2017-2018 Governor's Cup at noong 2013-2014 Philippine Cup na taon nga po nung mag-Grand Slam ang San Miguel Cup na ngayon ay Magnolia na. Si Mark Baroka po ang aming napili dahil sa ganda ng kanyang ipinakita sa buong serye ng katatapos na PBA Governor's Cup Finals na nagwakas nga po sa 6 na laro. Siya ang napili ng PBA Press Corps doon bilang PBA Finals Governor's Cup MVP. Kaya congratulations sa iyo, Mark Baroka. Dako naman po tayo kay Bes Sara para sa preview. Salamat, Bes. Ngayon mga kabante, preview naman tayo ng mga upcoming games. Sa Maharlika Pilipinas Basketball League sa January 3, 2019, Webes 7 p.m. sa Muntinlupa Sports Complex, maghaharap ang Pasig Pirates versus Quezon City Capitals. At sa 9 p.m. naman, magtutunggali ang Muntinlupa Cagers versus Pasay Voyagers. At sa January 4, 2019, Biyernes 7 p.m. pa rin, maghaharap sa Imo Sports Complex ang Marikina Shoemasters versus Bacoor City Strikers at sa 9 p.m. naman ang Imus Bandera versus Paranaque Patriots. So best, bago matapos ang ating show, pasalamatan muna natin ating sponsors. Special thanks to Sir Warren of Cat Encarnacion Group of Salon, creative artist LJ Galido. Maraming salamat din po sa Gatchalian Lechon located at EDSA Corner, Mayon Street, Mandaluyong City, number 660-7788, 660-0011, 0949-994-3180, and 0923-724-6700. Muli ako po ang inyong Queen Bee, Sara Acido. At ako naman po ang inyong cool na kolumnista, Ramil Cruz. At ito po ang Sport Talakan Abante mo!